Kanoy P. Lunes po ngayon ng umaga. Alas 11 ng umaga, meron po tayong customer. At titingnan ko lang po kung ano ang bibili niya. Ito po ang garahe natin. At may customer po tayo. Ito po yung ating pangatlong customer. Sandali lang po at titingnan ko lang po siya. Ayan po siya. Hello. How are you? So, ayan po. Tapos na po tayo sa pangatlong customer natin ngayong araw. Ang binili niya ay yung kettle. Ayan. Balik na siya. Ipupunta ko lang kayo dito sa aking garahe. Ito po yung aking mga paninda rito. Ito po yung aking garahe. Medyo malamig-lamig na po ang panahon ngayon. Kaya naka-sweater tayo. Ito po, yan po. Oh. Meron tayong mga knife, mga blender, kutsara, tinidor. Marami po tayong mga customer. Kasi po ay talagang mura ang mga paninda natin dito. Kung sino man yung may mas mura sa atin, ay kaya naman po natin silang tapatan sa presyo. Yan ang aking mga ibinibenta rito sa garahe ko. Yan po. Air fryer, food saver, magandang sword po rito. Yan po. Yan. Pero ito po yung pang dekorasyon po lamang. Eh, pero napakaganda po. Yan po. Wow! Matalas din po yan. May pointy ang dulo niya. Pero maganda po ang pagkakadesign ng kanyang handle. Po tayo, pots and pans, air fryer, tirito, easy mop, soundbar, home theater set, blender, toaster. Ito yung aking mga paninda at ako'y medyo paubos na po lahat. Medyo mababa na po ang kanilang dati-rati po hanggang dito po ang taas niya. Magmula lamesa hanggang dyan. All the way po around it. Yun ay medyo kukunti na ang natira. So, tayo po ibibisita sa one of our supplier para bumili po ng karagdagang paninda. Baka silang munang supplier ang punta natin ngayon. Kaya pasensya na po kung halimbawa pumunta ako sa supplier kung hindi ko siya ma-vlog. We have to ask permission first po kung gusto niya. At sa mga susunod na araw ay atin pong at tayo po yung magba-vlog kasama po siya yung mga supplier ko kung gusto nila po na if they allow us to make a video or a film. O mayroon na naman po atang customer na dumating. Ayan po, andali lang po at tayo ay magsusuot ng ating mask. Ito siguro yung ano, yung coffee grinder. Ito siguro yung coffee grinder. At sundan lang po at tayo magbebenta muna at tayo makapag makapaghanap buhay muna. Salamat po at tayo ako'y babalik pa. At gustong-gusto po nila. Gustong-gusto po ng mga customer ko ang mga paninda ko. Yan daw po at tatawagin niya yung kaibigan niya kung gusto pa niya daw ng parehas ng bibili niya. Ayan po at tayo po yung magtitinda muna. Babalik po ako. Sandali lang po. My Kanoy P, we have some customers here. We have, what's your name, sir? San, S-E-N. S-E-N, San? Yes. And your name, ma'am? K. Well, this couple right here, they love our products. So, they're trying to, buy a little bit here and there. It's a good place to be. It's a lot of stuff. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Well, okay. Come here to take a look.
a lot of good things. Yeah, thank you. Thank you so much. I appreciate that. So, ayun po mga kanoypi, tapos na po tayo magbenta sa ngayon. At sigurado may mga tao pang mga pupuntang mga customer pa mamaya. Kaya abang-abang lang po mga kanoypi. Medyo marami-rami rin yung binili ng mag-asawa. Mababait po sila. Kaya ito po. Sira na natin yung garahe. At sabi nila babalik pa raw sila. At nahihiya po tayong mag-video ng matagal. Pero pinagbigyan naman po tayo. Kaya tayo po ay nagpapasalamat at nakakuha tayo ng konting maikling video. At sa ngayon mga kanoypi, ako ay pupunta muna mga sa mga supplier ko at ako'y kakain muna kasi mag-aalas 12 na po. Para hindi na po ako gumastos at kumain sa labas. May mga natirang ulam naman po sa refrigerator natin. So, ganun na muna mga kanoypi. Kita na lang tayo mamaya sa mga susunod nating mga lakad. Okay, let's go! Mga kanoypi, may nakalimutan pala akong sabihin sa inyo. Every time na magbabayad po ang customer ko ng cash, ang ginagawa ko po ay ini-sprayan ko muna ng alcohol yung mga pera. Mahirap na po, mas maganda na po yung nag-iingat po tayo. At kasalukuyan pong parami ng parami ang ating kaso ng COVID dito sa Canada, dito sa Toronto. So ito po ang ginagawa ko, ini-sprayan ko po ng alcohol yung bawat pera para po at the same time ma-disinfect na rin po at ready na pong pambayad din sa mga supplier natin pag tayo pumunta ron at para lahat tayo safe. Okay, ganun na po at see you later on. So mga kanoypi, yan po at tayo nagpapainit ng ating pagkain muna bago tayo umalis. Ayan po, nasa microwave po yung ating pinapainit na tirang ulam. Ganito po dito sa abroad. Marami po tayong mailuluto pero ang problema ay yung oras natin po para magluto. Kape muna at para tayo makalarga na. Ayan po. Nice. Ang aming kanin. Ayan po. Pilipinong kanin na kanin talaga po yan. Yung mga anak ko ay ito ang mga pagkain nila. Mga Canadian. Mga kasi dito yung dalawang butchon yan. At bake ng aking asawang si Dahlia. Banana. Ano? Ano ba ito? Anong tawag dito sa cake na to? Bread, ano? Bread pudding. Bread pudding pala yun, mga kanoypi. At ito naman po ang aking niluto kahapon. Meron pang natitirang konti sa ating ref. At ipinainit po lang po sa ating microwave. Yan po, napakainit na sabaw. Sinigang. Wow. Sinigang na ribs. Nang baboy, yun, umuusok pa mga kanoypi, oh. Nilagyan ko ng labanos at ating pagana, siling tari. Ito po at tayo kakain muna. Susubo muna tayo. At lalarga na. Kanin. Hindi mawawala. Konti lang po. Kanin. Kinakain namin dito. Konti-konti kasi mahirap tayong pagpawisan dito lalo pag ganitong magwi-winter na po dito, lumalamig na po ang panahon. May masarap na ulam ay
sinigang. Ay, natapon siya. Kuha tayo ng tissue dyan. Yan. Tamasan natin. Hindi magalit si Mrs. Batubayani. Kain po tayo mga kanoipi. Paborito ko itong labanos tsaka pechay. Yung pechay na Pilipinong pechay po ang gustong-gusto ko. Hindi po ako kumakain, masyadong kumakain ng mga yung mga Chinese pechay. Hindi po ako masyado doon sa mga ano. Paborito ko po talaga itong ating native na pechay ng Pilipino, ng Pilipinas. Hindi ko alam kung ang tawag sa ano to, pero yung pong ating pechay na pangkaraniyang pechay na kinakain po natin sa Pilipinas, tinatanim. Yun po. Ito po. Nice. Medyo kulang pa ang init niya, pero okay na po. Nagmamadali po tayo. Ang usapan po namin ni Raj ngayon ay 11:30 po hanggang alas 12. Eh, mag-alas 12 na po. Hindi po natin maiiwasan yon. Kasi po, pag nag-message sa inyo yung customer na darating sila sa ganitong oras, din yan, hindi po natin pwedeng i-turn down yung kanilang ano, yung mga ganun na messages kasi yun lang po yung time na alam na natin na kikita tayo ng pera. So, i-adjust na lang po natin yung oras kay Raj. Imbis na 11:30 to 12, mga siguro mga 12, magiging 12:30 to 1. Parap. Tamang-tama yung asin na. Ngayon, yung labanos, hindi siya yung lutong-luto. Tamang-tama yung pagkakaluto. Samahan niyo po ako sa aking biyahe, papunta kay Raj. Tapos, ang mangyayari po niyan, baka sumama si Dalia sa akin. Dalawa kami pupunta. At didiritso po kami sa storage. At nangunguha po kami ng mga pwede nating i-consign sa auction. Kay Par Auction. Pupunta tayo ng Guelph, Ontario sa Biyernes po. Kaya tayo mangunguha ng mga dadalhin natin, paninda natin. Para naman po sa ganun, eh, mayroon po tayong kitain kahit na konti. Ito po. Pagdating po ng Biyernes, ganyan. Hindi naman po maaalis yung paminsan-minsan po ay magre-relax tayo. May bote tayong iniinom. Pero ang masaklap po mga kanoipi ay ang buhay dito kasi hindi kagaya sa Pilipinas na isang text mo lang sa tropa mo, halika, meron akong ano dito, pulutan. Yung kumbaga, napaka-instant, yung easy access ba, yung in 20 to 30 minutes, umpisa na yung inuman. Pero dito mga kanoipi, ako, sa bagay yung asawa ko, walang trabaho ngayon, kaya tulong-tulong kaming nag-gumagawa nitong itong aming online na selling business sa ngayon. Tapos at the same time, pag gusto kong mag-relax, pinagluluto naman niya ako ng pulutan ko. Ako lang po, mga kanoipi, ang uminom na mag-isa rito. Not unless na yun, kung maganda-ganda yung sana, kung wala pa yung COVID po sana, eh, nandun po ako palagi sa kapatid ko, si utol ko, si Dante, Kuya Dante, kuya ko po yun. Doon kami nagiinuman sa kanila, kasama ng mga pamangkin ko. Kaya lang po, talagang hindi po natin talaga maiwasan ang ano, mga pangyayaring ganito, kaya dito muna tayo sa bahay. Para stay safe tayong lahat. Yun po mga kanoipi at magkikita na lang po tayo mamaya pag ano, sasama ko po kayo papunta kay Raj. We'll see you in a bit. Hello po mga kanoipi. Ito at papunta na tayo kay Raj. I-pick up tayo ng konting mga merchandise doon. At medyo atrasado na tayo. Kaya tayo paalis na. Gawa po ng
may mga nagpapa-appointment po na gustong pumick up. Pick up ng pick up. So hindi ko po, hindi po natin maiwasan yung mga ganong pagkakataon na may gustong pumick up. So ang gagawin natin, tayo po ay papunta na at samahan niyo po ako. Let's go! Gamit pala natin si ano, yung ating van na puti. Ang tawag natin dito sa van na puti ay si Van Dam. Kaya ito po at ito po ang mga kabahayan dito na mga neighbor ko po. Dito, ito mga neighbor ko po dito sa Richmond Hill, Ontario. Tayo po ay maglalakbay. Siguro mga 20 to 25 minutes po ang travel natin. Ayan po. Kaya ito po, samahan nyo po ako. Ang daan po kasi dito mga kanoipi dito sa amin, sa Canada, ay napakaluwag po ng mga daan dito. May mga rush hour din po. Mahirap, nagiging masikip at malapot na po yung traffic pagdating ng hapon. Kasi yung mga nagtrabaho ay nag-uuwian at ganun din po sa umaga. Umaga pag between 7 6 mga 6 o 6 in the morning hanggang 9 yan. Yung mga rush hour na papunta sa trabaho yung mga tao. So ngayon po, time check tayo is 12:39 po ng hapon. Medyo katapos lang po ng ating lunch. So ito, papunta na tayo kay Raj. At yung tao ay nakakaya naman kasi may lakad din si Raj ngayon. Kaya yeah, ito po, papunta na po tayo ron. At sana may magandang mga produkto si Raj na pwede nating ibenta at pagkakitaan ng kahit na konti lang po at makatulong sa atin. Ang asawa ko po kasi ay may trabaho rin po, nagtatrabaho sa La Roca Cakes. Kaya lang, alam niyo na po ang sitwasyon ngayon, pandemic. Kaya nagle-lay off po ang company, which is hindi natin maiwasan. We can't help it. We can't really help it kasi talagang umiiyak talaga ang mga kumpanya, ang mga business owners, especially the restaurants downtown area po. Hanggang ngayon ay sarado po sila, hindi po sila makapag-operate kasi gawa nga po pataas ng pataas yung case ng COVID-19 dito sa amin. Hindi naman po siya yung hindi po grabing taas, pero para sa amin po dito ay talagang, you know, we get like a thousand cases, over a thousand cases a day. Masyado na po marami yun. So hindi po natin alam kung anong magiging desisyon ng ating gobyerno dito. Kaya for the meantime, tayo po hahanap ng kunting mapagkakakitaan para tayo ma-survive naman sa ating mga at matugunan po natin yung ating mga pang-araw-araw na kailangan at saka yung mga binabayaran po natin buwan-buwan, ating mga bills. Medyo malamig na po rito kaya tayo po yung mag-heater. Turn ko lang itong heater natin dito.
Welcome back po mga Kanoypi. Ito at malapit na tayo kay Raj. Ito malaki po ang bahay ni Raj. Bahay lang po siya nagbi-business. May mga tao rin po siya sa garahe na mga empleyado po. Meron siya mga empleyado sa garahe na binabayaran niya, na nag-check ng mga produkto niya. Mahirap lang kasi pag ano mga Kanoypi, wala pa tayong ano gadgets pang ano pang para sa vlog natin, pero pag nakaluwag-luwag po tayo, tayo po ay bibili ng ating ano device na talagang appropriate device para sa ating vlog, pagpa-vlog, para tayo comfortable na kahit na hindi natin kasama si Dalia, eh kaya ko pong mag-vlog ng sarili ko na hindi ko po hinahawakan, kasi mahirap po mag-thread dito na hawak-hawak niyo po yung camera. Pero ngayon po meron po akong holder din na ano, pero hindi po ako pwedeng ano, hindi ko po siya pwedeng i-focus sa daan, kaya ganito lang muna tayo. Ito po, ito yung mga Kanoypi, ito yung mga nabili natin kay Raj. Ano lang kasi, hindi pwedeng pumasok doon na nagva-vlog tayo, kaya dito ko na ipapakita sa van habang niloload ko. Ibubuksan ko na lang yung likod ng van ko para makita nyo. Tapos na po kay Raj. Tayo ay biyahe na ulit pabalik sa bahay para kung sakaling may pupuntang mga customer ay nandito tayo. Ito yung mga listahan ng mga binili ko. Nakagastos tayo ng $515. Isang Ninja air fryer, record player, isang digital oven, dalawang foodie na Ninja, at saka 10 takore yung actual tapo po. Okay, let's go, let's go home. Kita lang po tayo sa bahay mga Kanoypi. Kita lang po tayo sa bahay at hindi ko alam kung makakadaan ako sa ate ko, pero next time na lang po siguro pagkasama ko si Dalia para maganda-ganda at may maghahawak ng camera sa atin. O sige po mga Kanoypi, hanggang dyan lang po. At teka, parang may nakalimutan ako. Ay, nakuha ko na pala. Sige po mga Kanoypi. Update na lang po mga Kanoypi. Ito na po, malapit na po ako. At siguro mas maganda po kasi, at pasyalan po din po natin yung kapatid ko, yung ate ko na may ari po ng restaurant. Mayroon po silang ano, kumbaga restaurant dito na ano, business. Tayo mamasyal doon siguro within this week, or let's see, hindi natin alam kung kailan. So ganun na lang po mga Kanoypi. I-update ko na lang po kayo sa siguro mamaya or sa next vlog ko ulit, sa ano, kung ano po yung mga lakad natin ulit sa susunod na vlog natin. Ayan, nabutan pa ako ng train mga Kanoypi. Ayan, mahaba po yan, dalawa po nagkasalubong. 10 minutes
Ito, depende kung anong oras dumating yung isa. Pinaka matagal po niya na wait is around 10 minutes po ang isang train. So pag hindi sila nagkasabay, so 10 minutes dito, siguro another 15 minutes sa kabila. Kaya hintayin ko na lang po yan. At hanggang dito na lang po. Mag-ingat po kayo lahat dyan. Mag-ingat po tayong lahat. And God bless po. Mabuhay po tayong lahat. Eto na naman po tayo, mga kanoypi. Dumating na tayo sa bahay at tayo'y mag-unload ng ating biniling mga paninda. Eto na, sa ating buksan ng garahe. Ayan po, nakikita nyo magbubukas yung garahe. Uy, ayaw. Ayun, 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 nagbubukas na. Ayan, 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 ayan. Yan po. At ako'y mag-aayos konti rito at mag-unload muna tayo. Tara!